Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Kakaibang random name picker game, ginamit ng isang guro sa class recitation, kinaaliwan online. Video ng epic fail na wedding proposal sa taas ng bundok, viral. Kahon ng sing-sing, nakabaliktad pala. Empleyadong pusa sa isang gas station sa Malaysia, kinaaliwan online. Twin skaters mula Switzerland, nakapagtala ng dalawang world record. Pinakamaliit na Rubik's Cube sa mundo, naimbento sa Japan. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, class recitation with a twist. Level up na ka ba ang hatid ng isang gurong ito mula Negros Occidental? Kung dati kasi ay nakakakaba na ang pagbunot ng pangalan gamit ang index card sa tuwing class recitation, mas naging extra exciting pa ito dahil sa kanyang kakaibang random name picker game. Kung ano ang pakulo ni Teacher Bailon, sama-sama nating panoorin sa trending report ni Millie Borja. Dahil ang ilan sa atin ay nakaranas ng matawag ang pangalan sa class recitation sa pamamagitan ng index card. Pero dahil mas modern na ang panahon ngayon, hindi siyempre magpapahuli ang ilang guro para i-level up ang nakakakabang paraan ng recitation. Gaya ng grade 9 teacher na ito mula si Palay City, Negros Occidental, na gumamit ng isang application para magsilbing tagapili ng pangalan ng mga estudyanteng magre-recite. Sa ibinahaging video ni Teacher Adonis Bailon online, sinabing ganito ang point of view kapag walang nagtataas ng kamay para sumagot sa klase. Kwento nito, madalas niya raw gawin ang mga paandar gaya nito para mas gawing exciting ang klase habang napapanatiling nakatutok at nakikinig mabuti ang mga estudyante sa kanyang mga lesson. Tila nakakuha naman ng ideya ang mga kapwa-guro sa naturang post ni Teacher Adonis. Ang viral video, umabot na nga ng 4,700 reactions at 620,000 plays. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, core memory unlocked. Marami sa mga kababaihan ang nangangarap na makaranas ng isang romantic at intimate wedding proposal tulad ng mga pangkaraniwan nating napapanood sa pelikula. Pero sa kaso ng dalagang si Jai, tila naging romantic comedy ang eksena dahil nang mag-propose sa kanya ang boyfriend sa tuktok ng bundok, laking gulat nito na baliktad pala ang kahon ng sing-sing. Ang eksena sa viral video, panoorin sa report ni Arnold Herrera. Maliban sa mismong araw ng kasal, isa pa sa mga pinakapinaghahandaang moment ng bawat magkasintahan ay kung paano gagawing special ang wedding proposal. May mga ginagawa ito sa isang exclusive dinner date. May iba na sa harap ng buong mundo, sa tabing dagat, o di naman kaya ay sa tuktok ng bundok, gaya na lang ng ginawa ni Chris. Pero ang dapat sana'y breathtaking at kilig moment, naging romantic comedy bigla dahil sa epic feel nitong proposal sa nobyo nitong si Jai.
Sa kanilang viral wedding proposal video, makikita ang pagluhod ni Chris habang si Jai naman ay walang kamalay-malay sa mangyayari na kinukuhanan pa ang magandang view mula sa taas ng bundok. At sa kanyang pagharap, napahagalpak na lang ito na may matching palupa nang mapansin itong nakabaliktad pala ang box ng singsing. Pero sa kabila ng epic moment na ito, diretso simbahan pa rin ang kasalang Chris at Jai matapos makuha ni Chris ang matamis na oo ng kanyang kasintahan. Sinelyohan naman nila ang kilig moment sa isang intimate kiss at hug sa ibabaw ng mga ulap at bundok. Bumuhos naman ang suporta ng mga netizens sa eksena ng couple na naniniwalang mas naging espesyal lalo ang proposal dahil sa nangyari. Sabi pa nga ng mga ito, mukhang on the road to a happy married life ang dalawa dahil pa lang sa genuine na tawa ni Jai. Samantala, humakot na ng higit 10 milyong views sa social media ang viral wedding proposal video ng vlogger couple. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next sa trending story, supervisor na pusa. Isang pusa na empleyado umano sa isang gas station sa Penang, Malaysia ang pumukaw sa atensyon ng mga netizen. Bukod kasi sa tila walang bahid ng takot sa mga sasakyan na dumadaan sa istasyon ng gas, ang pusa ito rin ay nakasuot pa ng uniforme kagaya ng ibang empleyado. Ang cute na cat supervisor panoorin sa report ni Rose Babiera. Nakauniporme at tila nagmamasid-masid pa ang pusang ito na binansagang supervisor sa isang gas station sa Penang, Malaysia. Hindi na bago ang kwento ng mga pusa na tila nagsisilbing bantay sa iba't ibang establishmento. At sa viral video na ito, sa isang istasyon ng gasolina naman, tila na-hire ang pusang ito. Aliw naman ang mga netizen dahil sa pangkaraniwang konteksto, ang mga pusa ay magugulatin at may takot sa mga bagay na mabilis ang paggalaw. Ngunit ibahin ninyo ang pusang ito na tila sanay na sanay sa mga dumaraang sasakyan. Hirit ng isa sa comment section, siya raw ang dapat hirangin na employee of the month. Biro naman ang isa, nagtatrabaho raw ito ng overtime. Hanga naman ang isa pang ito na pinansin kung gaano ka-hands-on ang pusa. Nakita raw sa galaw ng ulo nito. Habang ang isa naman, sinabing ganito raw kahirap ang ekonomiya sa bansa at maski ang mga hayop ay napipilitan na rin kumita para pambili ng kanilang cat food at litter. Binaha naman ang comment section na ito ng mga reply ng litrato ng iba pang pusa na tila pinupuri at kinakausap ang pusang ito at naghahanap rin tila ng mga trabaho. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, twin sisters make history. Iba nga naman talaga ang nagagawa ng pagkakaroon ng chemistry o malalim na koneksyon. Yung tipong nababasa nyo na ang galaw ng bawat isa kahit hindi kayo nag-uusap. Bumida kasi ang 14-year-old na kambal na ito mula Switzerland matapos nitong makapagtala ng 2 world record sa synchronized inline skating. Ang sikreto sa likod ng record-breaking story nina Naomi at Alina sa trending report ni Millie Borja. Twinning is winning. Bida ang 14-year-old twin sisters na ito na sina Naomi at Alina Stump na mula Switzerland matapos makapagtala ng 2 world record sa synchronized inline skating. Nakapagtala ng 11 tricks sa loob ng 30 seconds ang dalawa, dahilan para makuha ng kambal ang most synchronized tricks on inline skates in 30 seconds, habang 21 tricks naman para sa most synchronized tricks on inline skates in 1 minute. Pero hindi naging madali ang naging journey ng dalawa dahil muntik pa nga sana itong sumuko dahil sa imposible sana nilang sitwasyon. 2 gulang pa lamang si Alena nang makitaan nito ng brain tumor, dahilan para hirap itong magkabisa ng kanilang mga routine, lalo pa ang magsabay sa kanilang mga performance. Ngunit ayon kay Naomi,
Chemistry o ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon ng dalawa ang naging sagot para magawa nilang posible ang mga bagay na imposible. 8 taong gulang nang magsimula ang dalawang mahilig sa ice skating. Bagamat hirap si Alena, dahil sa iniinda nitong sakit, halos araw-araw ito kong mag-ensayo upang makabisang kanilang mga routine at nang sila ay magkasabay. Bukod sa pagiging record holder sa skating, multi-talented din ang kambal, kung saan nahilig din itong maglaro ng hockey, mag-skateboard, freestyle skiing, at roller skating. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating record-breaking story, world's smallest Rubik's Cube. Mapabata man o young at heart, patok ang paglalaro ng Rubik's Cube na kung minsay inoorasan pa o kaya naman binubuo ng iba habang nakapikit. Pero magagawa pa rin kaya yan sa bagong inventong Rubik's Cube sa Japan na sinasabing kakailanganin mo pa raw ng tiyani dahil sa sobrang liit nito. Heto at silipin ang laruang may bigat lamang na 0.3 grams sa trending report ni Angelica Cosme. Rubik's Cube na tinachani sa liit? Yan ang naimbento ng Japanese toy maker na Mega House at ngayon may hawak ng record bilang smallest rotating puzzle cube sa buong mundo. Gawa ito sa aluminum at may sukat na 5 millimeters at bigat na 0.3 grams. At tulad sa ordinaryong Rubik's Cube, meron din itong 9 squares each side. Ayon naman sa naturang toy maker, sinimula nila itong i-conceptualize noong 2020 at makalipas ang 2 taon ay umarangkada ang pag-produce nito. Binasag nito ang 5.6mm record ng British puzzle designer na si Tony Fisher. Kaya naman, magkano nga ba ang ganitong klase ng Rubik's? Maliit o mababa rin ba ang presyo o malalaki ang iyong mata sa halaga? Ang sagot, 777,777 yen o mahigit 298,000 pesos. Kung saan bawat piraso ani ay mayroong stand bida ang pagiging world's smallest Rubik's Cube nito. Sakto namang ipinagdiriwang ngayong taon ang 50th anniversary ng naturang rotating puzzle na ipinakilala ng Hungarian inventor na si Erno Rubik taong 1974. At sinasabing higit 500,000 cubes na ang naibenta mula noon. Samantala, bukod sa 3x3 Rubik's Cube na kilala ng marami, mayroon din itong 2x2, 4x4 at 5x5 na sinasabing most complex cubes sa Rubik's family. Habang mayroon ding Rubik's Pyramid, Rubik's Tower at Sensory Cube na binuo naman in partnership with the National Federation of the Blind. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.